natin ang pag-ugong dito sa ating EMPL Arena. Dadating na ulit tayo sa isa sa mga pinakamahirap na laban, which is the drafting phase. Again, blue side is Aurora MLBB and red side, Blacklist International. So for Aurora, nagbana sila ng Louie, Gatot, and Hayabusa. For Blacklist, binan nila Chip, Fanny, and Mathilda. Ang bilis naman ng bana yun. Tapos kumuha na agad yung Aurora ng Jusin, and Blacklist International responded with the Soyu and the Hylos. Mukhang parehas ang ating mga nakikitang picks mula sa mga earlier games. Umiikot in this series. Umiikot lang talaga. Ito yung mga coaches siguro na may plano na sinusunod talaga nila. Depende kung ano yung ilabas ng kalaban ngayon. Kung parehas yung heroes, of course, pabor ito para sa Aurora na nanalo na ng 2 games. So, kailangan may baguhin kahit papano. Kung hindi man sa heroes, sa way ng paglalaro. Ito yung sinabi natin in terms of heroes, no? Para napapansin ko, tama ba? For Blacklist International, they prioritize Hylos over Edith. Yeah. So, ano ang ibig sabihin nun? Anong pinaprioritize nila in terms of playstyle? I think ang goal lang talaga nila ay ma-flex yun. And then, well, flex din naman yung Edith. Pero mas more on sustainability and soaking up damage. Again, we've labeled Hylos as the sandbag. One of the heaviest sandbags dito sa MPL Philippines Season 14. So definitely, gusto ng Blacklist International specifically na may tatangki lang ng damage. Tapos, kapag wala ng mga spells and skills, doon na sila e-entrada. At sakto-sakto yun, no? Yun talaga naging role so far ni Lord JM para dito sa Blacklist International. Yung tumatangki talaga at nagbibigay ng espasyo. Pero sa tingin ko, right now, the Hylos is still a flex pick para sa Blacklist. Mm-hmm. At para naman sa Aurora, no, medyo honest ang kanilang draft. We already have the Fovius. Nandyan rin yung Ling. Wala nang ibang pupuntahan ang mga hero na yan. Pero kahit pasabihin natin na very honest ang kanilang first picking phase, very powerful ang mga hero na to at mukhang comfort pick pa nga ng ating mga manlalaro. Oo, definitely power picks nating mako-consider itong mga first 3 picks ng kuponan ng Aurora MLBB. Yung Jusin kanina, nakita natin sinubukan siyang gamitin ni Haji nung nitong game number 2, but then it wasn't hindi siya naging effective mostly because nahawakan ni Rene J yung throw niya. And again, I think that's a possibility that Blacklist needs to parang panghawakan. Mm-hmm. Kasi ngayon, bukas pa din yung show. And what if Rene J decides again to go with that show? Oh, why not? Kasi naging effective naman kanina. No? So, quick update lang sa ating bans. So, aside from Louie, Gatot, and Hayabusa for Aurora, nadagdag na rin si Khaled. From Blacklist International, aside from Machip, Fanny, Mathilda, Angela, and Harith, yung kanilang binan for this game. So, na dala na sila doon sa threat ng Angeling from game number 1. Parang natuto na, no? Pero again, this also opens other possible pickups naman na nagpapalakas din naman ng Ling. You still have the Florin na nabanggit natin kanina. There are other sustained supports. The Rafaela is still open to take as well kung sakaling gusto nila itong kunin. Kaya naman, even if nawala yung Angeling, panigurado, may iba pa naman na pwedeng ipalit dito. Yeah. Pwede pa din gumamit ng Tigreal and Cho, itong si Rene J. I think yun na lang yung mga most probable picks. Ito, naka-hover dun sa Tigreal pick ang Aurora MLBB. So, yeah. And then in terms of the gold lane matchup against Amoskov, medyo malawak naman, I would say, yung possibility. Pwede pa silang mag-Nathan, pwede pa silang mag-Beatrix, pwede silang mag-Lunox even if they want to. So yun, ang dami pang possibilities ngayon para sa kuponan ng Aurora MLBB. Yeah, and with Moskov already locked in, no? Yung Blacklist, meron naman na silang side lane pressure dahil nga sa Spear of Destruction. Pero mukhang ito na yun, no? Aurora taking the Beatrix against Oheb. Wow! Tsaka kinuha na ulit nila yung binanggit kanina na Cho. Yeah. So parang more on sabihin na natin Tomo na hero na gamiter, signature hero for Rene J and Tigreal naman to complete the lineup of Blacklist International. Ayan o, sinagot. Kung kinuha ang Beatrix sa side ng Aurora, Blacklist naman ang kukuha ng Tigreal. And grabe no, entering this match, this might be the heaviest game of this series. Mabigat para sa parehas na kuponan dahil napakalaki ng pinaglalabanan para sa dalawang ito. Oo, kailangan lang ng Blacklist International na mauna in terms of setting up because again, they have the Tigreal, they have the Aurora. So definitely in terms of crowd control, ang lawak ng possibility para sa kanila. Again, this is a battle of royalty versus loyalty.
Sino nga ba talaga ang mananalo dito sa ating laban? Sino nga ba talaga ang magkakaroon ng edge pagdating sa laro? Alamin ang magiging sagot dahil in a few seconds ay magsisimula na itong game na to. Again, nakataya na lahat. Kailangan nang ilabas lahat. Napaka-importante na kumapit sa lahat ng mga pwedeng kapitan. Casters, pasok! Match point para sa Aurora. Habang para sa Blacklist International naman ay naghahanap na pa rin. At eventually ba ay makakakuha ng puntos para dito sa game number 3? Matinding reset ang nangyari. And the Blacklist International, makikita mo din sa kanilang mga body language kanina na ready na silang lumaban, ready silang mag-reset, at ready silang kumuha ng isa pang laro dito. Team Aurora naman, pinangahawakan nila yung momentum na nadala nila from games 1 and 2. Hindi nila binibitawan. Nakita natin ang kanilang palag. But there can only be one na magtutungo para sa lower bracket finals kung saan nagaantay ang F-Cup. Pero para sa Blacklist, they need to force to take this game by force man yan. And for Aurora naman, matutuloy nga ba ang kanilang seamless, flawless victory para sa matchup na to. Ren-J, on the other hand, hawakan na naman muli ang kanyang show. At nakita or ma-expect talaga natin yung ganyang klaseng mga pagpasok in and out niya. Sobrang likod talaga ni Ren-J. At makikita mo talaga, no, sa galaw ng hero niya na sobrang confident niya sa mga pag-ikot-ikot, pagpunta dun sa mga medyo risky na lugar. Di ba? And yun yung maganda, no, kapag meron kang roam na kagaya nito. Ngayon, MP the King, ang sinalubong niya dito, walang iba kundi si Ren-J. Andun yung pokes din mula sa kanya, kailangan mag-recall out dito ni Ren-J, at nag-aabang pa rin ang timing dito ang Blacklist. Saka na-acknowledge din kasi kanina ng Aurora yung kanilang infinite skis to victory, di ba? Na more on kay Ren-J din when it comes to his comfort picks. Nakakuha siya hindi lang basta comfort, oh. One of his signature heroes here for the final round na nga ba. Final match for Aurora na nga ba ito. Pero para sa Blacklist International, may puso pa rin naman, may pag-asa, ma-prolong, ma-extend ang matchup na ito. Pero para dito sa unang pagong, grabe, makikita pa rin naman natin yung magiging sagot, sagutang Hajin Yue, Aurora, pati na rin ang isang Jushin. Nakakagigil talaga yung mga lanterns ng isang Jushin, eh, no? Parang hindi mo nararamdaman yung damage, yes, lalo na sa early game. Pero yung idea kasi na ibabalibag ka ng ibabalibag, kasi normally kapag ka mga roam, ano lang, eh, normal na sapatos lang ang dala-dala, hindi ka agad bumubuo, di ba? So medyo mabagal yung movement speed. And yun yung ginalamang talaga ng isang Jushin dito. Tapos remember, wala na rin mana yan, ha? Kaya kapag pang-clear wave lang ang pag-uusapan, pwede niyang gamit-gamitin yan. Magkakaroon lang ng mana cost yan kapag tumama sa hero. Sa hero, no? And eventually, nakikita rin natin kung paano lang na ma-maximize. Even though sa hero tumata, makita mo, eh, sobrang ganda na pa rin ang kanilang pagiging play dito. Okay, napasipa na si Rene Jay doon. At episode play naman mula kay Demon Kai. Ngayon, nagkakagulo na ang Blacklist sa Team Aurora. Edward, ay nakuha na rin ang first block. Ngayon, pagkakataon ng Team Aurora na makakuha pa ng isa. MP the King ay umatras na. Ngayon, balik sila doon sa objektiva na gusto nila, which is yung pagong. Okay, nakikita natin kung paano nagka-capitalize ang Aurora sa ganung klase ng mga play. And after that, disengage. Ang bilis lang na nagiging in and out nila. Hindi lang si Rene Jay ang tututukan natin when it comes to the discipline. But the overall na pagpasarap-sambat, pinigilan din nila sarili. Oh. Parang if ako yun, eh, lalalim pa ako. Pero buti lang hindi ako yung naglalaro. Yun nga, eh. Buti na lang talaga. Buti na lang nagkakas ka ngayon. Oh. Buti lumalim ka na, no? Oo. Baka eventually nagkaroon ng trade. Pero for Aurora, mas gusto nila sila yung lamang. And eto na naman si Ren-J sa mga pasilip, silip-silip, pasulyap-sulyap na ganyan. Is, kung ako rin naman yung Blacklist, you need an answer. Pero hindi lahat kay Ren-J ibibigay yung answer na yan. You also have to answer back dito sa mga pwedeng gawin nila Yue, eventually nila Edward. Tapos that is just Ren-J na nanggugulo. Ito na yung punish nila. Nagamit na rin yung ultimate mula dito kay Haji. At nasecure nila yung kill na yon. Medyo natigilan dun si Ren-J kasi hindi na niya dinuloy yung kanyang Way of the Dragon. At si Doming at si Ohim, nagkakaharapan na naman, ha? Grabe yung 1v1 ng dalawang gold laners natin. It's the next standard and the Filipino sniper here. Pero bago nga na nakita natin yung matchup na eventually nakita natin na na-punish si Ren-J. So kahit papano, is nandun pa rin naman yung calculated na risk na tinetake ng Blacklist International onto taking him down.
magpapunish na magpapunish yung mga mag-overextend. Most especially, may Aurora afford nila. They have the luxury to do so. Pero ngayon sa may bandang baba, gusto nilang pigilan yung freedom na possible para dito kay Oheb mapigilan. Oh, yun nga eh. Tsaka available na rin yung corrosion site niya. No? So unti-unting nakakapondo ang isang Moskov. Remember, nakakatakot kalaban ng Moskov pagdating sa late game. Kasi wala nang sinisino, wala nang sinasanto yan. Lalo na ako masasabi ko na medyo assassin killer din to eh. Oo. Yung isang Moskov eh, di ba? Lalo yung mga eskinitang ganyan, gusto niyan. Pagkatabi ka ng mga pader, di ba? At ngayon, sa may bandang gilid naman, ay namumuong tensyon. Pero hindi pa rin naman mag-all-in, wala pa rin papasok. Even for Perksir, ang nagiging problema kasi for a Tigreal, you want that element of surprise. Kaso paano ka manunurpresa kung lagi meron nakatutok na spotlight, may laging umilaw sa inyo. Pero ngayon, lights up here for Aurora, umaabante. Diyan na naman si Rene J, yung pasilip-silip lang, nag-aabang ng kanyang masisipa. Ngayon, parang nagpalit na ata ng lane dito ating mga gold laners. Yeah. Nasa baba pa rin itong si Doming habang umakyat na itong si Oheb, pero nasa itaas din ata si Demon Kite. Ay, parang may nangyayari nga dito, nandun yung 4 blades! At nakakuha ng kill si Demon Kite. We predicted na doon pupunta na nga lang din si Oheb, pero di si may panagitan! Implosion play! Ito ko nagkahulihan. Medyo napalalim na rin doon si Rene J. Ngayon, binibit-bit pa rin dito ni Yue. Lord J, may umaatras. Pinagdadabog-dabugan dito ni Edward. Frigid Blazer na gamit din. Pero nandun yung Crimson Beacon. Ibabalik, magpabalik ito si Lord J. Ngayon, babalik din si Edward. Lumabal na, pero namatay din siya. At yung mga Jabombins, and pinagkigay, mamamatay. Flicker in! Mula dito kay Doming! Kaya lang tatlo ang sasalubog sa kanya dito at mamamatay din siya sa kamay ng Blacklist International. Grabe yung naging trade-off natin doon. Yun yung literal na palitan. Kahit saan ka lumingon. Flickers exhausted. Ultimate exhausted. Pero para sa ngayon, yung turtle pa rin pala. Hindi pa natitakedown. Sinisimulan at mukhang plano tapusin to nila Demon Kite. Habang si Perks naman ngayon, medyo napupuruhan. Pwede itong igaw nila Demon Kite. Pero mababalibag pa. Nakakainis talaga yung mga lanterns dito ni Yue. And ang mahirap kasi diyan nakakapuno pa ng butterfly yun, yung passive niya, di ba? Yeah. So kapag napupuno, mas mabilis yung cooldown, yung regeneration ng mana mo. Kung tumigil ka man saglit, pahinga ka lang, babalik ka agad uli yung mana mo. Saka bukod pa dun, may extra survivability, sustainability after the Crimson Beacon na napapansin din natin na namamaximize nila all throughout the round. Uh-huh. And if every month, pagdating sa mga team fights, nakikita natin kung paano sa buong posisyon, pero ito hindi to team fight. Yun na nga yung implosion play, defensive play, may natirang buhay na maliit dito si Demon Kite. Pero mamamatay si Rene J, ikatlong beses na niyang mapapatumba na mula dito sa mga agents. Si Oheb din, pinipilit humabol doon sa lead na nakuha dito ni Doming. Balik muna siya doon sa may top lane. Ngayon, nakikita natin yung dedication na commitment ng Blacklist International to take down Rene J, even si Demon Kite, di ba? Nag-all-in na sila. And eventually, sabi ko nga parang di naman yata dapat teamfight yun, pero mas pinag-igi nila. Oo. Their strength in numbers and the number game for Blacklist International nila dinadala ngayon. Yung mga ganong pagpasok ni Rene J, punishing them this early might be somewhat of a key para mapigilan nila yung ganong klase ng mga pag-snowball katulad nangyari sa game number 2. Pero sa ngayon, for game number 3, ang pag-uusapan rin naman natin kung paano rin ba nila eventually makukuha, makakagawa ng magandang play laban dito sa Aurora. Hindi naman ginagawa ng Aurora. Ang aga ng mga ikot nila, no? Hindi na nagli-lane si Edward. Lagi nilang sumasama sa mga ikot ni Yue, sa mga pagplano ni Rene J na kumuha ng kill, at hinahayaan nila si Demon Kite na mag-control nung opposite lane na kanilang pupuntahan. And napakaganda nito, lalo na pag nakalingka. Kasi sobrang bilis mo lang pumunta from one place to another dahil nga sa mga walling-walling mo eh, di ba? Yeah, you're always on the go, di ba? You're always on the move here para sa Aurora. Yeah. And gusto ko na point out mo yung nagiging rotation din nila, Edward, na lagi nga siya sumasama most of the time. At for Blacklist International, na ina-adjust naman, kinikater nila to the needs of Lord JM and even Haji, yung nagiging galaw din dito nila, Perks. And right now, what they need the most is magandang implosion play yet again. Eventually, mapatay dito si Demon Kite RCU eh. Pero hindi po mapayag dito yung Aurora eh. And nakikita rin pa rin naman natin, nabigyan mo ng
ilang beses si Rene J, but for this round, nararamdaman din naman natin na more on si Yue ngayon na magbibigay, magpa-punish. Zito zone nila mga members ng agents. Napapalayo na si Perks dito. Napakatapang ni Yue. Grabe naman. Tapang ng Cyclone Eye. Ngayon si Doming. Anisignure yung unang Lord. Laban na ito. At doon yung Pages at Bacon. Dito mama. In Spirit Destruction. Pero sabi ni Lord JM, go kaya natin. Kaya lang ang problema ay umatas sa top lane. Ang Blacklist International. Pero ay, si Ohem. May kita ni Demon Kite. Nandun yung si Bat. Kailangan umatras si Ohem dito. Pero wala na siyang aatrasan. Dahil si Demon Kite. Pinor Blades pa. Hanggang dyan ka na lang muna, Ohem. Ang sigaw dito na Demon kahit mapapangiti na naman dito. Smiling Demon activated. A lead here para sa Aurora. Makakakuha ng Lord na mabilisan. At hawak pa rin nila yung overall lead natin in terms of numbers. Pero kung sa 4-on-5 kill score naman, nakikita natin more on kapag overall 5-on-5 teammate, lumalamang talaga yung Blacklist International. Pero hindi yung ginagawa ng Aurora eh. More on pick-off. Especially here para kay Demon kahit. Pero kita mo naman, Burrito. Bandang jungle! Hoy, naku, pumasok na rin dito ang Team Aurora. Edward ay nauna na. And, sa top lane ulit. Gusto ko lang sabihin dito, may mga ginagawa na namang 4 blades dito. Si Demon Kai, pero nahuli din. Para sa kamay ng Blacklist International, pero maraming expend the ultimates para sa kanilang kupunan. Ngayon, basag muli ang nagiging call dito ng Aurora. Rene J, meron pa siyang sipa dito. Wala man siyang flicker, pero nandun yung shoot point Jen Kondo para mailagay niya sa tamang posisyon yung kanyang sarili. Edward, pumasok na rin. Nandun yung ultimate mula dito kay Lord JM. Ngayon, pumasok na yung pinakinakuha ng isa. Perks ay matras din. At dito na yung bawi ng Blacklist International. Basag ito, Tori. Sabi ni Doming, trabaho lang talaga. Magiging goal ko dito. Si Yue binababaran lang ng mga lanterns. Doming is in! At nakakuha na nga siya ng isang kill. Grabe naman yung prolonged teamfight na yon. Sa dinami-dami ng mga pangyayari. Kamuntigan na si Yue, kamuntigan na si Doming, pero bumalik pa bago umatras. Bumangbang pa ng isa eh. At ngayon, para sa Blacklist International, mabubutasan sila ng base, pero mapapunish naman nila sa Demon Card. At the end of the road, makakita pa rin tayo a glimpse of hope para dito sa kupunan ng mga agents. Habang sa Aurora naman, shining more brighter, especially nga na mas makokontrol din nila not only the minion wave, but also nalagay na rin nila sa alanganin or na-compromise yung jungle dito for Blacklist International. Gusto ko lang i-point out dito, no, hindi na super nagagamit ng Blacklist International yung glorious pathway dito ni Lord JM. Yeah, may movement speed, meron ticks ng regeneration, pero kasi ang goal lang dito ng Team Aurora, kapag ka naglapag ng glorious pathway, Edward, ikaw na bahala dyan. Oh. Ganun yung ginagawa eh. Minamasahe ni Edward eh. Tumatalon, tapos binabaldog sa ulo. Ganun yung paulit-ulit na ginagawa dito ni Edward. And ang mahirap dito, pumapasok siya kapag available yung kanyang vengeance. Parang nung sequence ata na yun, parang hindi pa nga nila nagamit yung vengeance niya. Hindi niya pa nga napipindot eh. Hindi niya napindot eh. Pero nakita mo naman yung damage na na-inflict niya po ng Blacklist International. And we get the idea na nga lang din na the glorious pathway for Lord J. Pero hindi nagiging glorious ang pathway na yun. Kasi nga, hindi instead of it being used onto an overall team fight talaga na nandun present yung ibang mga members sa Aurora, hindi nila na ma-maximize. Kasi nga, by the moment na maglatag sila ng kanilang mga ultimates, even perks, is nawawala yung isa sa damage dealer nila si Oheb. Yung ginagawa lagi Demon kahit na sobrang laking bagay, pero ito yung malaking overall team fight. Ngayon, atras sila dito, binitbit si MP the King. Ako po, yung main jungler nila ay nakuha na nga rin. Inilexa nila ito si Lord JM. Pasok pa rin si Domingo, may kinanakuha niya. Kailangan umatras sa mga members ng Blacklist International at go pa rin ang nagiging call dito ng Team Aurora. Hihinga muna sa loob ng base ang mga agents. Ngayon, ay mamarcha yung Lord sa may bandang baba. Makakauwi pa rin naman sila Ohe. Pero kompleto dito ang Aurora. Kakatok sa pinakagit ng basic tore dito ng Blacklist International. Rene J medyo mangangaray. Nandyan na naman ang pagangad. Implosion play. Nakakauli ng isa. Ako, nadala si Edward dito. Pero pasok si Demon Kaita. Nakakuha din ang kill dito ang Team Aurora. Ngayon naman, mabubuhay na si MP the King. Buhay na rin si Lord JM. Ready na ang agent para dumipensa. Pero ang ganda na naging discard dito ng Team Aurora. Huwag na natin ipili. Huwag na natin ilaban. The moment na nawala si Edward, that was the call na mag-back away muna tayo. Hindi nila kailangan ipilit ang mga bagay-bagay. Nakita naman nila kung paano nila nabalanse. Nasimot nila lahat ng base hurt here para sa Blacklist International. Pero tila ba para sa Blacklist naman, Burrito, ay nakikita naman natin yung somewhat try nila, yung attempt here, even for Haji and Hoeb. Pero nga lang nadadali sila talaga dito time and time again ni Yue with the Lantern Flares. A 0-0-6 KDA, by the way, for his Jushin. Nako, ang hirap na ito, ha. Pero gusto ko lang pag-usapan yung lalim din ng storya ng dalawang kupunan na ito. Lalim din ang baon nung
bala ng runners apat dito kay Haji. Pero going back to sa gusto kong sabihin, yung lalim din ang story ng dalawang kupunanador. Remember, mga dating players ng Blacklist International, yeah, ilan sa mga members dito ng Team Aurora. At yung story natin about sa royalty at loyalty. Diba? And right now, Aurora, in-establish nila yung panibagong kingdom nila. They want to establish a new name for themselves. And aside from that, na nakikita rin natin yung improvement and as well as yung overall na magandang play dito for Yue. Walang makatouch sa kanya. And tila ba only Aurora touches my skin ang kanyang peg, wow, dito. Diba? And for Blacklist naman, lahat sila nakahawakan dito eh. Hindi man namamatay si Haji, pero ilang beses natin nakikita na nami-misplace siya. Katulad ng mga ginagawa ni Yue, ito yung mage na humaharap eh. Ito yung mage na palaban. Hindi ito yung normally na nasa likod lang, nasa gitna lang. Para sa kanya, siya at siya yung nagbibigay ng ilaw para sa Aurora. Nakakainis kasi talaga yung mga lanterns. Ayan, o, tinan mo, chinecheck niya yung bush. Kapag hindi nabawasan yung mana niya, alam niya, approved na walang hero doon. Kapag nabawasan niya, may hero, so kailangan nating mag-ready kung sino man ang mga lalabas dyan sa damo na yan. At ngayon ay nagamit na rin yung, kumbaga yung site dito ng Blacklist, yeah, International, 13 seconds para sa ikalawang lord ng laban na ito. Yeah. Actually, tatlong lord. Ikatlong lord ng laban na ito. At kailangan maghanda ng Blacklist. Igo-go ba natin at ilalaban ni Kokontesto? O doon na lang sa base? Tama ka naman eh. And another magic sentry is activated to deny the entry sana dito ng gagawin dito ng mga Aurora. Pero hindi nila madedeny kasi mas mauna yata sila sa posisyon! Nakalala nila with the implosion. Ngayon pumasok na rin si Edward. Habang Crimson Vigo naman ang isasagot dito ni Yue. Laban lang muna. Lord JM versus 3. Sa likod ng punti niya ni Demon Kite. Andun na rin yung na-pump na immortality. Si Orb kailangan matas. Haji makakuha ng kill. Yung mga minions kailangan nila i-clear. Apat na members pa mula sa Team Aurora ang buhay. Lalo na si Doming. Kaya niya mag-base lock dito. Kaya niya ubusin lahat ng minions. At tuloy-tuloy yung pag-abante ng Team Aurora. Kailangan umatras sa Blacklist International. Pinaplash na talaga dito ni Yue. At ito na yung next wave. Ito na yung pulutong ng mga minions. At narito na rin ang paghakbang ng Team Aurora sa next round. Lights up! And seize the win! Nakukuha ng Aurora! On a sweep! Ang ating matchup laban sa Blacklist International! Napakatinding pagpapakita ng lakas, galing at husay ng Team Aurora. At ngayon ay haharap sila. Actually, hindi ngayon. Bukas ay haharap sila against sa Falcons AP Bren sa lower bracket finals. They will be able to extend their stay dito sa ating playoffs. Ang matapos ang mahaba-habang araw, a run here for the journey. Sad to say, Blacklist International muli ang ating mamapaalam muna para sa season na ito. But still, they gave it their best shot. At the end of the day, magkakaibigan pa rin naman sila. And we appreciate the showmanship right now, ang yakapan. Yeah. And a heartfelt gratitude sa isa't isa. Yeah, ramdam mo rin, you know, na-miss nila yung isa't isa. Mga dating magkakatropa, mga dating magkakabarkada. At the end of the day, may kita mo pa rin yan. Nag-uusap-usap, naglalaro ng basketball. At may mga bondings din na siniset ang isa't isa. Yeah. Pero itong bonding experience na nangyari para sa magkabilang kubo na ito ay kakaiba. Pero syempre, bago tayo magpaalam for Blacklist for this season 14, makakapanaya muna natin sila kasama ang ating napakagandang host na si Miss Mara Aquino. Blacklist International, Coach, this is the last time that you will be on the stage. Coach, a lot of people wanted you to succeed. Nandito lahat ang inyong agents. In fact, even the other side, a lot of people are cheering for you. Coach, anong gusto mong sabihin sa lahat ng sumusuporta para sa Blacklist International? So unang-una, maraming salamat simula nung first week pa lang na sobrang struggle namin hanggang dumating sa point na nakapasok kami ng playoffs, naka-advance kami sa mga sumunod na araw. Always nandyan kayo para magbigay ng lakas para sa amin. And para naman sa mga players ko, sobrang proud ako sa inyo. Wala kayong dapat ikalungkot. Dahil sa span na 3 months, sobrang talagang proud ang nakaramdaman ko para sa inyo. Nakaabot tayo sa ganito. Madaming nagpe-predict. 8th place secured. Diba?
Nakaabot kayo ng playoffs, naka-advance tayo sa mga sumunod na araw. Wala na akong ibang hihilingin pa. Mahaba pa yung pagsasamahan natin. Coach, what we want from you next season is for Blacklist International to come back even stronger. Once again, everybody, let's give them the respect they deserve. Blacklist! One more time, Blacklist! You may now take your bow. And your journey for season 14 ends here. We will wait for you to come back stronger in season 15. And now, put your hands together for Aurora MLBB! Congratulations, Edward. Baby brother, bigay ko sa iyo ang mic. Edward, na-eliminate mo ang dati mong koponan. Destiny decided that kayo ang magtatapat para sa elimination. You were successful, you get to move forward. Ano ba to sa'yo? Happy moment ba to? Bittersweet? Kung makukwento mo, ano yung pinagdadaanan mo ngayon? Anong nangyayari sa puso mo at sa utak mo ngayon? Wala, nakakalungkot na masaya kasi, ayun nga, former teammate ko sila. Tapos kami yung naglaglag. Nakachamba lang. Para sa koponan mo, you guys did this so flawlessly. It was a sweep. Anong masasabi mo bilang bagong koponan kayo, pero ngayon you get to move forward, you're part of the final three. Ano ba? Masaya kasi, ayun nga. Ang ina-expect na maraming tao kapag bagong org, parang ano eh, wala eh. Kumbaga parang bagong team. So, ayun. Ano gusto mo sa koponan mo? Sabihin sa koponan mo? Ayun, sobrang ano, proud ako sa kanila kasi kahit bago pa lang kami, sobrang lalapit nila. Binubuhat nila ako. Thank you sa inyo. Pero di pa tapos, may bukas pa tsaka. Hindi pa tapos! Sana meron pa sa Sunday. Ready? May bukas pa? Sana. Oh, sige nga. Okay. Rene J, bukas, makakalaban mo ulit ang FCAP, pati si Ogwen. What's gonna be different this time? Anong gagawin nyo that's different? What can we expect? Tawag dito, nag-usap kami ni Coach Bon eh. Gusto sana talaga namin magkita sa Grand Finals eh. Chinat ko siya. Pero ano, siguro ipapromise ko na lang kay Coach Bon na bibigay namin best namin bukas para hindi sayang yung pagkatalo nila. Ano naman ang mensahe mo sa magiging kalaban mo bukas dahil sigurado ako nanonood sila ngayon? Then, good luck lang. Pakita na lang natin best natin bukas. Ayaw mo naman trash talk, baka maudlot eh. Sabi nga ni Coach, kalma lang. At ito na, we're about to announce our MVP. Let me hear some names. Sino? Let's see if you got this right. Let's take a look at the screen. Kalbo. Our MVP is Yue! Yue! Mensahe naman sa Auroras at imbitahan mo sila na supportahan kayo bukas dahil it's gonna be a big game tomorrow. Salamat sa pag-support, Auroras. Tsaka, note kayo sa laban bukas. Grand Finals lower bracket. Ayun. Tsaka, check. Follow nyo yung page namin para always kayo updated. And, available na merch namin. Check nyo sa booth yun. Follow their socials to be updated and kunin nyo na ang kanilang merch. And now, it's time to get to know our lucky fan who will get 5,000 diamonds. Come on up! We give back to our fans. We love the way you support MPL Philippines. And with that, we're gonna give this fan 5,000 diamonds. Hello! What's your name? Shane. Shane! Shane, sino dito sa Aurora MLBB ang paborito mo? Lahat sila, pero kung papipiliin ako, si Edward. Si Edward! Edward! Oh, ayan na si Edward. Katabi mo na si Edward. Edward, tingin ka sa kanya. Anong gusto mong sabihin kay Edward? Congratulations. Sa kanya ka tumingin. Tingin ka sa kanya. Eye to eye.
Congratulations sa'yo at saka sa inyong lahat. Deserve nyo to. Edward, message naman sa ating lucky fan. Ayun, thank you po. Tsaka thank you sa supporta nyo. Nahiya. Mahiyain talaga ang ating baby brother Edward. Kukunin ko ang mic. Shane, you get to take a bow with them and take a walk. Alright. Aurora, MLBB, you may now take your bow. And take your walk of victory. Congratulations. They are shining brightly. The future is strong para sa Aurora MLBB. Hindi pa tapos ang laban. Kailangan nila ng inyong suporta bukas. But now we're gonna break that game down for you. We're gonna go back to our panel. Pasok. Napaka-benta talaga ng mga XP-laners sa ating super fan. Ba't ka naman? Ay, XP-lane kasi siya. XP-laner kasi. Pero hindi naman kasi ako FPL pro. Okay. Kaya pala tumatawa. But yeah, because of that game, may kita natin ang laban ng Aurora MLBB and F-Cup tomorrow in a best of seven. Unang, seven games. First time in the history of MPL Philippines na tayo ay mag-best of seven, yes, for the lower bracket. Kaya tama-tama yung ginamit na term ni Yue doon eh. Grand Finals, lower bracket. So parang inaay niya dito after ng lower bracket, baka Grand Finals. Sakto din. Uh-oh. Yung parang nagmamanifest. Siya din ang ating MVP at, for that game. At sakto din kasi 7 assists ang meron si Yue. Parang premonition niya. Parang premonition. So, ang sagot sa atin ni Yue, pag tinanong premonition ba yun, ang sagot niya, onti lang. Sakto lang. Yan, sakto lang. Kita naman sa posing, pero hindi sakto lang yung performance dito, this Zushin, no? It's one of the best actually na nakita natin throughout this series. Multiple targets ang kanyang binabagsak at inaangat. And usually, no, when we look at the Zushin, ay alam natin na minsan pa isa-isa lang yan. But as far as I know, no, parang ito ata yung Game 2. Nakalipas na. This is for Game 2. But yup, yung naging performance kanina ni Yue ay talagang very remarkable. Yeah, kasi similar kuwento lang din naman yung nangyari ng Games 2 and 3. Rene J was there to give out space. Ayan, ito na yun. Pero ito na yun. Ito na yung Game 3 na, sinusubukan ni Oheb na magkumuha ng opposite lane. But then the thing is, kagaya na sinabi ni Chantel dito sa Infinix Game Tambayan, meron kasing link which makes it difficult na mag-split push knowing fully well na hindi naman nagkaroon ng enough items si Oheb earlier on into the match. Yes, nagkaroon ng laban yung Blacklist International mostly because, again, kagaya ng binabanggit natin sa draft kanina, maganda yung synergy na meron yung buong kupanan nila after the implosion, pwedeng i-layer ng ultimate coming from Haji. It just so happens na sobrang bilis ng paggalaw ng Aurora MLBB and Yue na nagsisimula siya ng laban na merong time doon. Hindi lang, parang tatlo o apat yung mahabol sa kanya pero nabuhay pa din siya kahit isang ihip na lang yung buhay na meron siya. Napaka-confident din kasi no, ng positioning dito ni Yue. Alam niya na may kakampi siya na papasok doon sa likod at alam din niya yung range ni Doming. I feel like this is very important. Alam ni Yue yung range ng Beatrix. Alam niya kung pagpumunta siya dito sa kanan o sa kaliwa na may pwedeng Nibiru's Passion doon o may Rocket Launcher na babagsak na siyang mag-deter ng mga miyembro ng Blacklist International. Bukod pa dyan, no, nandyan din si Rene J para either sumipa ng palayo o sumipa patungo sa kanya. Ang dami talagang choices dito ng isang Zushin pick para sa Aurora. Dito natin maintindihan kung bakit nga ba maaga pa lang ay kinukuha na ng Aurora yung Zushin. At nagtatranslate yan sa napakataas na damage dealt ni Yue. At partida ha, wala pang kills yan, yeah, sa larong ito. Oh, tsaka siya din yung best wingman para dito sa ating game. So 7 out of 11. Very convenient para dito sa Aurora. Considering na parang yung kanyang hero talaga dito is more on the stability, not meant for, yeah, the damage talaga, but as long as meron siyang mapupok, mabibitbit. There were a lot of moments na parang pwede sanang pumalag yung Blacklist, pero nabubuhat niya yung mga players. Lalo na nung dun sa may bottom lane, nung parang final moments. Yeah. Pero dahil may pagbuhat siya, tapos binagsak niya bigla yung isang player, parang hindi siya nahabol. Hindi siya nahabol, tapos na-splash yung damage dun, yep, sa mga kakampi na apektuhan yung mga nasa paligid. Kaya hindi na lang din siya hinabol. Oo, tapos nag-flicker in dun si Doming, and I think na-pick off niya dito si Lord JM. Pero nasustore kasi yung momentum na meron dito yung Aurora MLBB. And this is very good for them
to be able to win 3-0. Kasi yung kakalabanin nila bukas, eh isang game lang yung napanalo. So definitely in terms of momentum, nasa kamay ito ngayon ng Aurora MLDB sa pagpasok sa lower bracket finals. Grabe no, parang almost close na tayo para malaman after tomorrow, ma-determine na kung sino mga M6 representatives natin. Again, ito yung parang after day 1 to day 3 nung ating mga tournaments, hindi mo talaga malalaman kung sino magiging parte ng M6. But we will discuss more about the M6 representatives. If Eterna was here with us yesterday, we have another friend from Indonesia here online. So let's call on Mirko from MPL Indonesia. Hi, Mirko! Hello! Also with the English panel. Yo, what's up? Hello. Yeah.